kulturang imperialismo. Ang kulturang imperialismo ay isang fenomena kung saan ang kultura ng isang makapangyarihang bansa ay nagkakaroon ng matinding impluensya sa mas mahihinang bansa. Cultural hybridity o kulturang hybrid ay isang proseso kung saan ang isang elemento ng isang kultura ay nahalo sa isa pang kultura sa pamamagitan ng pagmamodipika sa nahalong elemento. Cultural convergence o kulturang convergence, isang teorya na nagsasaad ng pagkakapareho ng mga kultura dulot ng mga interaksyon ng mga ito. Marahil ay hindi na bago para sa atin ang mga nabanggit na salita sapagkat parati natin itong narinig at nababasa, lalo na sa mga libro. Kung sa unang dinig, ang mga ito ay tila mga konsepto lamang na akademya, ngunit kung ating susuriin ang ating paligid, masasabi talaga natin ang kulturang imperialism, kulturang hybridity, at ang kulturang convergence ay tunay na nagaganap. Sa dokumentaryong ito, matutunghayan natin kung gaano kalinaw ang mga fenomenang ito sa ating lokalidad sa pamamagitan ng pagtanaw sa araw-araw na buhay ng isang university student. Alas 12 ng tanghali ay naghahanda na ang first year college student na si Andrei para sa kanyang afternoon classes. Si Andrei ay kasalukuyang kumukuha ng Bachelor of Science in Accountancy sa Universidad ng Mindanao. Pagkatapos magayos ay naglalakad na si Andrei ng ilang metros para makarating sa sakayan ng jeep. At pagdating roon, ay diretso sa kanya ng jeep puntang university. Pagkaraan ng 10 minuto, si Andrea ay nakarating na sa university. Pagkatapos sa gate, ay naglalakad naman siya puntang classroom. At habang naglalakad, ay rinig na rinig ng ibang estudyante ang pagsasalita ng Konyo, isang lingwaheng pinaghalo ang Filipino at Ingles sa isang pinakamadalas na ginagamit na Creole language dito sa Davao. By the way, did you eat breakfast now? Hindi pa nga eh. Hungry na nga ang person. Okay. Let's go to the canteen now. Have you seen the bagong release ng Blackpink? Oh, yung pink belly ba? Oo, sobrang ganda at sexy ng mga person. Anyway, but you don't buy that in the canteen. I'll buy something yummy, yung rice na may toppings na pork or chicken. Mag-buy na lang ako ng rice and chicken. Okay. Ang Konyo ay isang halimbawa ng cultural hybridity na nag-ugat mula sa kolonisasyon ng mga Espanyol at Amerikano. At ito ay kadalasong ginagamit ng mga nasa upper middle class, kaya nagiging simbolo rin ito ng mga elite. So, 12:20 PM na nakapasok na si Andrei sa kanyang classroom, isang oras bago magsimula ang kanyang first period. Pag sa'yo kumoto sa school or nakakita, may sige na buhay mo. Nga lang, nag-music ako. Kung saan ang music yung mga tangin ako? Mag-local reggae music ako doon. Ang mga Filipino reggae bands naman na tinatangkilik ni Andrei ay mga halimbawa ng cultural convergence. Ang mga ganitong banda ay nagpapakita lamang ng cross-cultural or cross-border interactions na industriya ng musika na nadulot ng globalisasyon ay matindi. Pagsapit ng 5:30 ng hapon, pagkatapos ng klase,
agad ay pumunta na si Andre sa mini forest ng universidad para tumambay at manood ng K-drama at iba pang K-contents. Si Andre is ang nagpapatunay na labis ang impluensya ng Korean Wave o mas kilala bilang Hallyu Wave sa mga Pinoy, na isang halimbawa naman ng cultural imperialism. Sa pamamagitan ng media, lalo ng digital at electronical media at musika, ang Hallyu Wave ay patuloy na kumakalat sa atin at pati na rin sa buong mundo. At sa katunayan, ayon sa Global Hallyu 2020 Report ng Korean Foundation, mayroong mahigit 140 million Hallyu fans sa buong mundo. At para kay Andre, malaki talaga ang epekto ng Korean pop culture sa kanya. Isa effect sa pagkanaan mo kay Contents Godlove? Ang mga epekto ani kay ganahan ako kumunta ng K-drama, tapos ang ilang lifestyle ako na pong na-adapt, tapos ang ganahan na pong kumutilaw silang mga food like mga samgyupsal o guban pa, tapos ganahan na pong ko silang pananamit o gusto po ko nga maka-take silang products like skincare, mga facial mask, ganahan mga uban pa, tapos gusto po ko makatuon sa yung language o gusto na po na ako gayahon tanan na ako makita nga na sila. Pagsapit naman ng 7:30 ng gabi, si Andre ay lumabas sa universidad para kumain ng hapunan sa kanyang paboritong fast food chain, ang McDonald's. Para makatipid, si Andre ay naglakad lamang papunta sa isang McDonald's branch na malapit lang sa sakayan ng jeep pauwi. At sa daang papunta roon, nagpansin-pansin na laganap sa ibang McDonald's branches. Pagdating sa McDonald's ay nag-order na si Andre. Sa menu options naman ay kapansin-pansin na ang McDonald's ay gumagawa ng para-paraan, pumangkop at panlasa ng lokalidad. Isa sa halimbawa ng kanilang pagdadagdag ng mga makapinoy na pagkain sa menu, gaya lamang ng cheesy egg desal sandwich na parang isang pandesal hamburger, ito naman ay isang manifestasyon ng cultural hybridity. Habang naghihintay, naisipan muna na Andre na manood ng videos mula sa YouTube. At ang unang lumabas sa isang advertisement ay mula sa McDonald's Philippines. Dito pa lamang ay nakikita na ang American imperialism. Sa paglaganap ng McDonald's branches, pagkaumaling ng Andre sa American foods mula sa nasabing multinational fast food chain at sa paggamit ng McDonald's ng media para i-market ang kanilang produkto, makikita talaga ang Americanization na nagaganap rin dito. Ang dokumentaryong inyong natunghayan ay nagpapakita lamang ng cultural imperialism, cultural hybridity, at cultural convergence. Ay laganap sa puntong kahit sa mga simpleng mga bagay ay atin itong nakikita. Para sa ilang mga scholar at eksperto, ito ay nakakabahala sapagkat ang mga ito ay nagdudulot umano ng cultural erosion. Ngunit, isang bagay lamang ang sigurado. Ang mga fenomenang ito ay parte ng mga pagbabagong dala ng globalisasyon at dapat natin itong tanggapin.